bigat. Puro cash ba to? Ang bato. Ang bigat din ng wallet mo. Wow. May mga agimat. Parang ang dami pong coins. Ay! Hi, Luxers! Welcome back to my channel and welcome to my vlog, Luxers. Meron tayong special na bisita ngayon na ibabackrate. Ang ating kamahalan sa TikTok, Miss Queen Hera. Luxers, ayan. So kanina po kasi nag-contract signing kami. Queen Hera is officially part of Lux Skin family. Kasi nakita ko naman talaga, grabe. Grabe yung effort, grabe yung support. Ibang klase. She's been using the product since Last year, November or October. Nung napadalan ko po siya before ng PR package and nagulat ako guys kasi pinupost niya, pinapakita niya talaga na ginagamit niya. Nagulat ako na gusto talaga niya yung product. That's why palagi niya sinishare sa mga followers niya. Na-happy naman ako doon. And nakita ko din yung response ng mga tao sa ginagawa ng promotion. And ayan. Diba? Sobrang effective naman kasi. I'm happy na part na po siya officially ng Lux Skin family. Si Queen Hera po ay Bicolana. Yes. Oragon. Pag Bicolana kasi, parang sinasabi niya Oragon. Parang strong. That's why. Very strong ang personality. Please follow her sa kanyang TikTok account and Queen Hera. Kanyang Instagram. Queen Hera. Ayan. And now, tingnan natin. Ano naman yung laman ng She's using a Isa Garon na clutch bag. Yung malaking clutch bag to, Luxers, kasi may smaller version din. Sobrang bigat, sobrang dami, sobrang daming laman. Ano nga yung puro cash ba to? So, ayan, Luxers, gold-tone hardware, and parang nakita ko pa palagi mong gamit, no? Favorite mo siya. Ayaw ka mahilig magpalit ng bag mo siya. Ah, okay. Sige. Tingnan natin guys, ano ba yung laman ng bag ng isang Queen Hair ng kamahalan. Wala kang malahan ng laman. Ano na mag-open? Ako na. Sige, ako na. Ay, lapad na sige. Okay. Ay! Unahin natin to. So, palagi ka naka-shades lang kita ko. This one is a gentle monster na her. Ayan, yung her. A gentle monster. Bagay na bagay sa kanya. Suot mo nga sis, kasi may ginda ko nyo. Kasi ano, tawag dito, diba? Sobrang bagay. Mahihiyain kasi ako. Sobrang ganda. Next, ang daming laman. Wipes. Ops, importante yan. Lalo na't nasa ano, target na ng pandemya. Ito yung kauna-unahan na nabigay ko sa kanya before, Luxers. Yeah, yeah. Nung lumabas ang Lux Skin Wipes last year, July, I think. Isa siya sa mga unang napadalhan ko. Unang mga nangyari. Isang box yun, no? Isang box. Diba? Yung gold box. Yes, gold box. Parang, natuwa ko na kasi sobrang yung laman. Ito, wipes. Tapos isang box siya. Gold, parang ginto yung laman. Lakas makakangis. Yeah. Meron siyang alcohol. Ayan, maliit. At least handy. Yes. Diba? Yeah. And then, uy. Ito yung mga ano niya, oh. Lahat nandiyan na yan. Lipis. Ano to? Ayun na to. Oil control. Kanina yung regalo sa akin niya. Oh, yung ginamit mo. Oil control. Ang cute niya. Volcanic rock. Galing. Wallet. Yes. Burberry wallet. Hindi ka pinong wallet mo. May mga agimat. Parang dami pong coins. Yes. May mga bariya-bariya. Parang puro coins. Puro bariya. Ay! Lux Slim Coffee! Guys, hari ako may dala niyan. At least dalawa. Kasi kapag nasa restaurant kami, lagi kami nasa restaurant. Oo. Yan yung iniinom ko, lagi yung tinitimta. At least dalawa. Twice. So, humihingi ka na lang ng hot water. Yes, hot para water. Ako, guys, madalas yung nakikita yan sa akin. Yes. Si RJ, pati ako palagi ako may baon na coffee sa bag. Hindi pwedeng wala. And, another phone. Makapagkatin joke. Joke lang. Alam yung phone ko kasi. Alam yung baon na ano, lipstick. Yes. Oh. Hmm. Alam yung baon na your addict, this one. Ano yan? Parang shimmer. Shimmer. Hindi ako masyadong ma-makeup. So, ang gamit ko yung Lux Slim Foundation. So, kasi yung foundation. Yun yung gamit ko. Warm beige. Yes. Warm beige siya. Same kami.
Eh, meron siyang, ano to? Kapag masakit yung ulo ko, ibuprofen. This one naman, blurring powder. Lang importante. And, wait lang, marami pa. Eyeliner. Importante dito. Ano to? Nishido ba? Pang ano, pang eyebrow. Oh, may susi ka pa dito na may puso. And, sabi ko na eh, madaming cash. Wala masyado, Diyos ko. Okay, ikaw na magbalik na ang dami. Joke lang. Anong maipapayo mo sa mga kababaihan na sobrang nasaktan sa pag-ibig? Break up. For me, lahat yan may dahilan. Diba? Kasi hindi lahat natatanggap agad. Hindi lahat kasing strong mo. Pag iniwanan ng lalaki or pagka iniwalayan ng lalaki, ay, alam mo yon, matatanggap nila agad-agad. Ikaw parang nakita ko sa'yo, mas mahal mo yung sarili. Yes. Kasi for me, mahirap makipaghiwalay. Mahirap kasi may pinagsamahan kayo eh. May binild kayong memories together. So, para sa akin, mahirap i-let go. Lalong-lalo na nasanay ka na nandun yung tao. Pero, kapag kayong relasyon is mas nangingibabaw na yung nasasaktan ka kaysa sa masaya ka. Lagi siya magsalita, no? Parang alam mo, nilinuhugot talaga siya. Based on real experience. Real life. So, pag nangunguna na yung nangingibabaw na sa relasyon nyo, yung nagda-doubt ka na sa sarili mo nang dahil sa relasyon nyo, it's time to let go. And kapag nag-let go ka ng isang bagay na mabigat, sa una lang yan masakit. Pero in the long run, ikaw ang mag-benefit. Lagi nyong tatandaan, lahat ng mabigat na binibitawan, in the long run, kayo ang mag-benefit. Diba? Imagine, bitawan mo yung isang bagay na pabigat sa'yo, you always win. You will always win. Kasi mawawala yung toxic sa buhay mo. Relationship should be 50-50. Should be hilaan pataas, hindi hilaan pababa. So, ang relationship, kaya nga kayo nakikipagrelasyon para sumaya. No, hindi naman kailangan laging masaya. Pero ang relasyon is building yourself together. No, kailangan may natututunan kayo sa isa't isa at willing kayo matuto sa isa't isa. No, now, kung ang sa tingin nyo is wala nang benefit yung isang tao, parang hindi na kayo nag-grow kasama yung isang tao, it's time to let go. Ayun naman, grabe! Ikaw ba, gaano kabilis mong natanggap? Araw ba, weeks ba, months ba, bago tuluyang natanggap mo sa sarili mo na tapos na? Ako sa ano, depende sa relasyon. I'm 28 years old, tapos I've been in a 4 relationship in total. 4, 4 na relasyon. So, puro matatagal yun ah. Puro years. 3 years, 4 years, tapos ito, 4 months lang. So, depende kasi iba-ibang taon nakakasama ko. Iba-ibang experiences. So, yung pinakamatagal ko nag-move on, 1 year. Kasi, yung taong yun, parang, alam mo yung ano, yung mahal nyo yung isa't isa, pero hindi na pwede kasi kinasal na. So, pero yung taong yun, sobrang mabait, may lesson, ang matutunan, wala ding ibang ginawa kundi mahal ako. Kaya lang, hindi talaga pwede ngayong lifetime. Naniniwala ba kayo lang? Parang meron talagang tinadhana para sa isa't isa. Na tipong kahit gaano kayo katagal, kung hindi talaga kayong dalawa ang nakasulat or nakatadhana para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Naniniwala ka ba doon? Baliwala yung tagal. Yes. Baliwala. So, yun yung masakit na moving on, moving on process. Yun yung masakit na parang walang mali sa isang tao pero kailangan niyo mag-move. Kesa sa sinaktan ka ng isang tao kasi nandun yung lahat ng reason. Parang pag sinaktan ka kasi ng isang tao, yung nasa'yo lahat ng reason para bitawan siya. Bakit? Kasi para sa'yo ginawa mo lahat. Tapos siya yung nanakit sa'yo. Laging lost niya. Hindi mo lost. Sa mga babaeng naloko, niloko, or nangaano, always remember, you will always win kapag ka pinakawalan niyo ng tao. Imagine, sino bang gustong pakisamahan ng taong niloloko ka? True. Tama lang. Hindi sapat yung mahal mo lang kasi. Ang isipin niyo palagi is yung respeto sa sarili. Kasi ang pinaka-importante is sarili niyo lang. Pero sa sarili. Kumbaga parang siguro sa ibang tao, pwedeng sabihin nila, nasasabi mo lang yan kasi, kumbaga parang madaling sabihin, yes, pero mahirap gawin. Pero
siguro, yun nga, kanya-kanya rin talaga tayo kung paano tayo magpo-cope sa bawat situation. But yun, ako, nakita ko sa'yo talaga, you're a very strong woman. Keyword lang yan, na love yourself first. Self-love. Yes. Kumbaga. Totoo yun. Kasi once na pinahalagan mo yung sarili mo, everything will follow. Like, ako, tingin ko importante yung sarili ko. Of course, makikita mo yun, di ba? Na, oh, mahal na mahal yung sarili niya kasi she knows her worth. Alamin mo rin yung value. Yes. Di ba? Na, na dapat ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw yan. Oo. Na hindi, hindi ka basta-basta. Yes. Hindi ka basta-basta. Dapat, ang mindset ng mga babae is, hindi ka lang babae. Dapat ang mindset is, babae ka. Babae, oh, diba? Luxor, sabi ko sa inyo eh. Iba talaga si Queen Hera eh. So, pinagdaanan ko is, feeling ko nabuhay na ako ng mga 200 years. Lalo-lalo ng pinagdaanan ko. So, lahat yon ginawa ko mag-isa. So, ang matutunan ko, lahat naman ng tao makakasama ko, pero bihira yung mag-stay. So, dapat lagi mong salo yung sarili. Dapat lagi mong hawak yung sarili. Kasi at the end, you have always yourself. Diba? Parang, paano pag hindi mo pinahalagan yung sarili mo? Paano ka na? Paano? Paano ka rin papahalagahan ng ibang tao? Yes. Diba? Kung hindi nila nakikita sa sarili mo. True. Yun. Diba? So, ayan. O, diba? May parinig tayo ng love advice. Hindi lang true sa ibang life tao, but true para sa sarili natin talaga. Yes. Bakit napunta dun yung usapan natin? Oh, no! Sorry! Sorry! Ay, lax, lino yung hira, ano. Anyway, Luxors, again, ayan, thank you so much, Queen thank Hera. Thank you so much. Queen Hera, Kamahalan is now officially part of Lux Skin Family. Please follow her on her TikTok account, IG, Facebook, and YouTube. Meron ka yes, YouTube, yes. Diba? Queen Hera and Mr. Steel, kakaumpisa pa lang namin ng vlog para, ano, pag tumanda tayo is may babalikan kami. Memories. True. Yes. True. Tapos, yeah. So, you vlog for ano, for fun. Yeah, for fun. For fun. And, kung, for example, mag-grow, may tutulong ko din yun sa mga tao. Yes. Hello sa mga taga-Bicol dyan, Queen Hera Bicolana. Yes! O, diba? Sa mga taga-Bicol. Oragon. Guys, thank you so much for watching again. Thank you sa support. Maraming salamat po. Please, don't forget to subscribe, like, and share. And, follow niyo po ang Lux Skin sa aming website, Instagram, Facebook, Lux Skin, Lux Lim, and available din po yung mga products natin sa Shopee, Lazada, and luxskin.com.ph.